Hello mga boss, magandang araw po uli sa inyo. Once again, welcome po uli sa ating channel. Ang channel po natin na Mix ni Kuya YouTube channel. Marami na po tayong video, no? Ang video po natin na aabot na ng 280 videos, no? Sana po panoorin nyo yung ibang mga video. Lalo na po itong video nating tatalakayin ngayon, no? Ito pong topic natin sa bakal at iba pang materyales. Kaalaman po sa Civil Engineering at Construction, Part 6 na po tayo ngayon. Kaya napaka-importante po, no, sa mga engineering student, no, lalo na sa mga civil engineering student. Sa mga nagbabalak magpagawa ng bahay o kasalukuyang na nagpapagawa ng bahay, no, maganda po nga alamin nyo itong video ito para kahit paano alam nyo po yung ginagawa nila sa pinagagawa nyong bahay, no. Ang topic po natin ay tungkol sa bakal, no. Napakarami po kasi ng topic sa bakal, kaya every now and then marami po tayong dinidiscuss, no, tungkol sa bakal at iba pa pong materyales, no. Kaya sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po tayo sa video nating ito. Ang unang pag-uusapan natin mga boss, no, etong tungkol sa tinatanong minsan sa mga comment sa ating mga video, no? Gano'n raw po ba karami yung mga mahabang bakal na ito sa mga poste, no? Sa mga bilog na poste at saka mga kwadradong poste, no? Sa circular at saka spiral column yung mga bilog na poste, no? Ang bilang po ng longitudinal bar, minimum po 6 na piraso. Hindi na po pwedeng bumaba sa 6 na piraso. Dapat 6 na piraso pataas po yung bilang ng mga pahabang bakal na ito, no? Sa rectangular at saka sa square column na poste, no, ang pinakakonting dami po ng bakal na pwedeng ilagay dyan, 4 na piraso po. Pag sinabing longitudinal, ito pong mga long na mga bakal na ito, yung mga main bar, no? Ayan po yung mga longitudinal, no? Ang rectangular, circular, tsaka square column, yung pong minimum na taba po ng mga bakal na yan, no, dapat po 12 mm diameter po, no, mapa-rectangular at tsaka yung mga pabilog na poste. Hanggang minimum po niya na 12 mm diameter. Hindi na po pwedeng bumaba. Ayan po, no. Pagdating naman po sa mga anilyo, no, na mga bilog na poste, mapa rectangular tsaka square column, no, yung mga nakatali pong mga anilyong ito, na ito po nakapulupot naman, no, ang minimum diameter po ng lateral ties tsaka circular ties, 10 mm diameter po yung taba, no. Ito pong nakatali na yan, no, sa mga main bar, no, hanggang 10 mm diameter lang po yan, hindi na po pwedeng bumaba, no. Minsan po ang ginagamit dyan na 12 mm diameter, no, kaya lang meron pong bakal na dapat at nataba ng main bar, no? Meron po akong isang video na kung ano po yung dapat na taba ng bakal para gamitan ng 12 mm at saka 10 mm na anilyo. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-aaralan natin mga boss, no, itong minimum concrete covering ng mga bakal na yan pagka kinongkreto na, no? Binuhusan na ng kongkreto yung mga bakal na yan. Ang minimum po na concrete cover, yung pinakamanipis na cover ng kongkreto, no? Sa mga poste po, no, maparektangular yan, circular, square column na poste, no, ang minimum concrete cover po 40 mm, no? Hindi na po pwedeng bumaba pa sa 40 mm. 40 mm po pataas. Ayan po, no? Kaya pag nagbuhos tayo ng kongkreto, merong cover po yan na minimum 40 mm. Sa one-way slab tsaka two-way slab, ang minimum concrete cover po 20 mm naman, no? Hindi na po pwedeng bumaba sa 20 mm sa mga flooring, no? Yung mga suspended slab. Ito po yun, no? Yan po yung minimum concrete cover na 20 mm. Sa mga pundasyon po, no, puting minimum concrete cover 75 mm. Mas makapal po yung concrete cover ng mga pundasyon nito, no? Kasi nga po lubog po yan sa lupa, no? Madali pong kalawangin yan pagka yung concrete cover niya manipis lang, no?
Pagka biga po, no, minimum concrete cover niya 40 mm din, no. Hindi na po pwedeng bumaba pa sa 40 mm, pwede pong tumaas sa 40 mm, no. Ayan po yung mga minsan tinatanong ng mga nagko-comment sa mga video natin, yung mga concrete cover ng biga, poste, pundasyon at saka ng flooring. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-aaralan natin, mga boss, no, itong distansya ng mga bakal, no, ng mga main bar, no. Ano po ba yung mga distansya ng mga bakal na tinalakay natin kanina, no? Yung pong main bar, no, ng mga poste, no, mapabilog man na poste yan at saka mga kwadradong poste, ayan po, no, maximum longitudinal bar po niya, clear spacing po yan, 150 mm, no, or 6 inches. Hindi na po pwedeng tumaas pa dyan. Pwede pong bumaba ng konti pero hindi na po siya pwedeng tumaas pa dyan, no? Clear spacing po yan, no? 6 inches or 150 mm. Sa mga poste po yan, no? Maximum po, no? Pag sinabing longitudinal bar, ito pong diniscuss natin kanina, yung mga mahahabang bakal na yan, no? Sa biga naman po, no? Maximum longitudinal bar, clear spacing, 150 mm. Kaya lang meron po siyang option, no? Or 6 dB or 6 times diameter ng bar, no? Halimbawa po yung diameter po ng bakal natin, taba ng bakal, 20 mm diameter, ita times lang po natin yun ng 6, 120 mm po yung answer, no? Kung alin po yung mas maigsi sa dalawa, yun po ang pipiliin natin. Eh, mas maigsi po yung 120 mm sa 150 mm. Kaya ito po yung pipiliin natin, yung 120 mm or 6 dB. Kung yung taba po ng bakal natin, 20 mm. Basta tandaan lang po natin, no, yung distansya po niyan, na clear spacing niyan, no, hindi po siya center to center, no. Meron po akong isang video, no, dinidiscuss ko ron yung center to center distance at saka yung clear spacing, no. May mga video po ako noon, pakihanap na lang po, no. Makikita nyo po kung ano yung difference ng center to center distance at saka ng clear spacing, no. Yung center to center, sa gitna po ng bakal ang pagbasa ng distansya, no. Yung pong clear spacing naman sa pinakadulo ng bakal, no. Doon nyo po mababasa yung distansya, no. Pagdating naman po sa slab, maximum main bar, center to center spacing, ito po center to center na siya, hindi na po siya clear spacing, no. 3 times yung thickness po ng flooring natin, no, or 450 mm. Select daw the shorter, kung alin yung mas short, no. Halimbawa po, no, ang kapal ng flooring natin 200 mm, ita times 3 lang po natin, ang answer po 600 mm, no. Ibig sabihin, mas mataas po yung 3H kesa dun sa 450 mm. Ang pipiliin po natin yung 450 mm, no. Ito po yon. Yan po yung magiging center to center spacing ng maximum main bar spacing, no. 3/8 or 450. 450 po yung gagamitin, no. Pagdating naman po sa maximum temperature bar center to center spacing, meron pong temperature bar yan, yung mga nasa taas na bakal ng flooring na yan, no. 5/8 naman po yon, no. Or 450 mm, 5 times 200. Bali, ang answer po niyan, 1,000 mm, no? Yung distansya, no? Eh, mas maigsi po yung 450 mm. 450 mm po yung gagamitin natin, no? As malapit po yung 450 mm, ito po yung gagamitin natin, yung 450 mm. Ito po kasi 1 meter yung distansya niya. Ito, 450 mm. Kung alin po yung mas malapit, yun po yung gagamitin natin. Kaya lang, bago po natin tapusin itong video natin, no, sana po pakipindot nyo na lang yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel natin, sana po pakipindot na lang yung subscribe. Pakipindot nyo na rin po yung notification bell, no, para every time na meron po tayong bagong upload na video, ma-notify po kayo. Kung may time po kayo, pakishare na lang itong video natin sa mga kakilala nyong mga ngailangan sa video natin ito, no. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon, no, sineperate ko na. All rebars, lahat po ng mga bakal, lahat ng hindi bakal,
labor cost tsaka material cost ng mga video, no? Meron din tayong mga project management na video, no? Para hindi madelay malugi yung project, no? Kagaya po ng mga Gantt chart, per CPM, S-curve, at kung ano-ano pa tungkol sa mga project management topic, no? All shapes tsaka all videos. Nung bago po kasi ako, ito po yung mga video na ginagawa ko, yung mga basic engineering, no? Kinocompute po natin yung mga area, volume, no? Ayan po, no? Kaya panoorin nyo rin po kung hindi nyo kabisado yung pagkocompute ng mga area tsaka mga volume. Tsaka isa-shoutout ko na rin po, no? Yung channel ni na Henner Auto Vlog, tapos ML Duo Mix Vlog, at tsaka Sir Tony Falcon. Magaganda po yung mga channel na yan, magaganda po yung mga video nila. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.